So, present natin. Bill acceptor to serial. Okay, na configure ko na siya. And then, for PHP. And then, configured ko na rin na isulat siya sa serial. So, ang wiring is very simple. From 12 volts, meron kang syempre positive tsaka negative ng 12 volts. Yung negative, kinabit ko siya sa... Kasi yung wire ng bill acceptor, apat lang. Dalawang black, isang red, isang white. So, kinabit ko sa dalawang black, which is represents ground ng ano bill acceptor. And then, naglagay din ako ng wire para ikabit yun siya sa ground ng MCU, ng Arduino natin. Para, syempre, magkaroon sila ng common ground. And then, yung red, which is 12 volts, kinabit ko siya sa red ng bill acceptor para power supply niya. Okay, parang. And then, yung white ng bill acceptor, pulse wire, pulse output, kinabit ko siya sa pin number 2. So, remember, pin number 2 yung gagamitin natin. So, yun. Then, power up mo lang yung bill acceptor. Try natin i-off muna. And then, pagka-power up mo. So, ganun. And then, yung Arduino code, ito yung Arduino code natin. Ang pangalan nilagay ko is Build to Serial 2. Okay. So, ang gagawin ko lang is buksan ko lang yung serial monitor so that you can see kung ano yung nilalagay kong value. So, try natin different builds. Let's first try 500. Pag ganito kasi parang curve siya, medyo nahihirapan siyang pumasok pa. Pwede kong gamitin yung sa kabila, straight. Oops. So, lalabasin siya dito, 500. Tatayulong ko siya doon para hindi mahulog. So, try natin 200. Okay. Okay, sometimes may security level siya na pag hindi masyado. Especially pag mas talong bago, mas talong mahirap i-accept. Oops. Okay, peke ba to? 90 kasi yung nilalagay kong security level, especially sa gambit acceptor kasi delikado pag mapeke tayo. So, 100. Let's try 50. So, 50. Let's try 20. So, medyo mataas yung security level niya sa 200 and 1,000. Pero may bago kasi yung 200 at saka yung 1,000, syempre sobrang taas ng value. So, 20. Try natin yung 200 ulit. Yung mga ganito, ito yung pinaka-problem ng bill acceptor, yung mga ganyan. So, okay naman luma. Luma din naman itong 20 and 100 ko. Pero yung dulo nila, hindi dapat may curve or stiff curve, yung parang tupi. So, try natin siya. Ayaw niya talaga. So, 200. And then, lastly, yung 1,000. Oops. So, syempre, yung pinakamataas na security number is 1,000. Kasi, siya yung pinakamataas na value. So, kaya, medyo, pag naglalagay tayo ng 1,000 sa lahat ng bill acceptor, medyo, pinapataas natin yung security rate number. Ang ano kasi nun, kung bakit yung 1,000 is medyo nilabas niya 3 times, is yung tawag natin security rate or security number, security value ng 1,000 is medyo mataas, nasa 95 siya. So, kasi kung pepeke yung tao, and then meron na kasing mga previous na happenings na yung pinepeke talaga mostly is 1,000 pesos. So, yun. Yung sa iba, madali kasing i-check dahil sa color siguro or anything. Okay. Pero ang mga note validator kasi, ang maganda dyan is ito mga ginagamit ng mga ito, ginagamit natin sa mga casino is hindi lang nila chine-check yung features ng pera, chine-check din nila pati yung number.
yung serial number ng pera. So, I guess that's all. Susulat niya lang kagad sa serial. So, medyo nahirapan tayo yung ipasok ng 200 and 1,000 na 200 relatively new sa bill acceptor. Pero, as it goes on, may naman yung nag-update naman yun siya. Basically, kapag sakaling may update sa mga bagong bills, hindi naman palaging may update sa bagong bills, pero may programmer talaga to siya para i-update sa bagong bills. Okay, basta hindi natin galawin yung output pulse, kasi kinonfigure ko yung output pulse para mas mabilis siyang mag-send ng pulse. Kasi kung hindi natin i-configure, imagine yung 1,000, ang send output niya is 1,000 pulse, 100 milliseconds. So, medyo matagal yun, 100 milliseconds times 1,000. So, nasa abo din tayo ng almost 100 seconds. So, tinanggal ko yun, in-edit ko siya para mas mabilis. So, I guess that's all. Thank you for watching. Send ko ito mamaya. So, ganun lang yung wiring.